wakas engaged na si Albert at si Carol. Isa pa, cheers! Cheers! Kailangan magpakasaya muna ako kasama ng best girlfriend ko. Marami siyang aasikasuhin ngayon. Tama? Ginagawa niya ito para magtrabaho para sa pamilya niya. Hindi siya yung parang anak mayaman. Katulad mo na pwede nilang maglakpat siya o pwede nilang maglabas-labas ng kailan niyo siya. Sorry ah. Protopak yung housemate ni Missy, no? Si Aston. Nananadya siya, binabara niya ako sa harap ni Missy. Din, may problema ba? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa lahat ng tulong na binigay mo ng event natin. Dahil dyan, gusto ka lang ilabas sa dinner. Dinner? Oh bro, okay lang ba? Come on, first time ko nga lang mag-event, ang napaka-successful. Successful sa dahil kay Missy. So I wanna share the happiness and celebrate. Ano, Missy? Celebrate tayo? Ikaw naman. Lahat naman tayo naghirap dun, no? Lalo ka na. Aston. Oh! Sige naman! Walang problema! Missy! Sige! Mag-celebrate kayo ni Dean. Kailangan yan. Oo! Talaga? Aston, pahag ka na? Oo naman! Eh, moment nito eh. Di ba? Bro. Bro, congrats, bro. Oh, sige, bro! Thanks! Gusto ko sa'yo, eh! Ano? Oh, okay, wala mo na. Wala, wala. Pagsat ako, bis ka na! Bago pa kung bago, isip ko. Ay, okay, agad, agad, agad! Okay, oh, hey, see you! Go, go! Go lang! Isa, ay mag-delete kayo ni Kuya Dean? Hindi ah. Bale, nililibre lang niya ako kasi tinulungan ko siya dun sa event niya. Hmm, iba yung vibes, Kuya. I think magiging romantic night ito for you. Ay, teka, teka, bakit ba ako kinikiting? Basta, Ate Isa, yung may kwento kung ano magiging happenings, okay? Ano yan? Pinky swear. Ito ang seal to make sure na kapag nag-promise ka, tutuparin mo. Kasi a promise is a promise. Sige na, Ate Isa, pinky swear na tayo. Ayan. Yay! Besi-besi na talaga tayo, Ate Isa. A promise is a promise. Mm. Ay, naku talaga, Sasa, ikaw ginagawa mo kung kikay katulad mo. Missy, galing-galing mo talaga. Alam mo bakit? Bakit? Si Albert, thank you lang ng thank you sa akin. Sobrang nagustuhan daw ni Carol yung gimmick natin. Or gimmick mo. Oo nga eh. Alam mo, pati ako nahawa dun sa reaction niya. Kilig na kilig talaga siya, no? Mm-hmm. At alam mo ba kung gaano katagal linigawan ni Albert si Carol? 6 years. 6 long years. Ah, grabe! Parang 6 lifetimes eh, no? Kaya pala grabe kung makapag-thank you sa'yo yun, no? Bonggang-bongga talaga. At alam mo kung anong pinaka nagustuhan ni Carol? Yung idea mo, nung kinantahan siya ni Albert. Dahil kahit kailan, hindi pa siya kumakanta pa kahit kanino. Bigay na bigay daw siya doon. Ay. Which brings us to the most important question in the universe. Come here. Ano nga ba ang nagpapakilig sa babae? Namastan kita, nang hindi mo alam, pinapangarap ko. Oh, okay ka lang? Ay, sila. Ikaw naman, no? Pasensya ka na. Ano kasi, maginaw. Sa akin yata nakatapat yung aircon. At namik? Ako bahala sa'yo, Missy. Ako pa. Diyan ka lang. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka matunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiting, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, mo't ako'y tumitig. Bagay. Ma'am. Nakasolo ba ako? No, hindi. Please, come. Join us na. Ma'am, please, sit down. I'll call a waiter for you. Boss. Sige, sige.
Aston! Aston, wala si Te. May trabaho. Halika. Halika, dali. Dali. Ito na. Oh. Ano yan? Ano? Ayun o. Ano, anak? Totoo ba yung ikinikwento ni Lena sa akin? Nagsimula ka na mag-move on? Sabihin mo, oo. Ikwento mo sa mami mo kung paano mo pinasok sa trash bag lahat ng gamit ni Maricar. Alam niyo, madam, ha? Alam mo ba? Itinapon niya lahat. Naku! Walang tinira. Ultimo yung wedding ring, itinapon. Abay, mabuti naman. At sigurado, may napipisil-pisil ka ng iba, no? At mabuti naman, magiging lola na rin ako. Teka, Diyos ko, am I ready to be a lola? Siguro okay lang. Basta anak, make sure maganda ang magiging manugang ko. Kasi that way, siguradong magiging magaganda ang mga apo ko, ha? Aba, madam, kung sa ganda din lang, huwag kayong mag-alala. Napakaganda ng babaeng tumulong para makapag-move on si Aston. Ang bait pa, ang sipag. Tapos, napaka mapagmahal sa pamilya. Talaga? Nako, pagbalik ko sa Pilipinas, anak, make sure on it na makikilala mo yan, ha? At dali mo sa akin, ha? Because ngayon pa lang, excited na akong makikilala yung babae na yan, ha? So, Dee, nasabi mo ba kung anong purpose ng dinner na to? No, ma, of course not. Siyempre, kain muna tayo. Huh? I'd rather we get down to this. Pare-pareho na tayo makapagpahinga dahil. It's been a long day. Ma, we can relax naman while eating. Well, Isa, just to let you know, pinilit ako ni Dee na pumunta dito. Kaya gusto niyang magustuhan kita bilang kaibigan ko. Ma, here. Ma'am, pasensya na. Sorry po. Look at your buttered finger, girl. Yan ba pinagpipilito mo maging staff mo? E paano kung magkalat yan si Evan? Ano na sasabihin ni Sophia? Ma, don't blame her naman. Hindi naman niya sinasadya. Besides, kanino mo pa siya tinataranta? Now it's my fault? Ma'am, it is your fault. So, you know, please just say sorry to Isai also. Or, you know, please say sorry or we just won't take the project from Tita Sophia. Serious, ma'am. What? Ah, you heard me right. Please just say sorry to Isai. Sorry. Or, ma'am, hindi na natin tatanggapin yung proyekto kay Tita Sophia. Buti na lang, Aston, napadaan ka. Ngayon lang ata kayo nakapag-usap eh. Nakausap? Sa pagkatanda ko, kayong dalawa lang ang nagchichismisan dyan eh. Wala nga ako nasabi eh. Ego kasi, ang bagal mo! Pero kung pag-uusapan ng mamanugangin ng mami mo, mukhang siguro naman mabilis ka naman. Sobrang bilis nyo nga ang dalawa eh. Apo agad ang pinag-uusapan nyo? Agad-agad? Wala pa nga ako pinuporma ng babae, apo agad. Ha? Ano? Hanggang ngayon, di ka pa naliligo kay Isai? Isai, magkaibigan lang kami noon, hindi kami talo noon. Naku! Diyos ko, ewan ko sa'yo, Aston, ha? Kung ako sa'yo, mag-iisip-isip ka na. Hindi lang kaya ikaw ang gwapong lalaking umaali-aligid sa kanya. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumay. Ako'y nahuhumay. Ma, wala ka na talagang sasabihin. Isai, tara na, let's go. Ma'am, potensya na po talaga kayo, ha? Sorry po. Okay lang yan, Isai. Tara. Ma. Okay, Dean. I guess you're right. Isai, I'm sorry. But I won't go as far as saying na gusto na kita para maging kaibigan ng anak ko.
Pero sa klase ng kumpiyansang ipinakikita sa iyo ni Dean at pati ng daddy niya, I guess I have no choice but to give you a chance sa trabahong inaalok nila sa'yo. Hintayin mo si Isay, no? Di, ah. Pinagsabi mo dyan. Itingnan ko lang yung mga kotse. Eh, siyempre, may kasama ibang pogi yung tao, sir. Eh, ano ngayon? Malaki na si Isay. Kaya na niyang proteksyonan ng sarili niya. Malaga lang, ha? Eh, yung puso niya kaya, sir. Kaya niya kayong proteksyonan mo isa. Alam mo, puro kakornihan yung sinasabi mo. Diyan ka na nga. Gulong. Hoy, boss. Boss. Ay na si, ano, Isay na dumating, oh. Saan? Sino mo to? Ganun, ha? Di pala nag-aalala kay Isay, ha? Messy. Alam mo, maraming salamat. Kahit medyo sinungitan ka ni Mami, cool ka pa rin eh. Hindi ka nagpapa-apekto. Gusto ko sa'yo. Oh. May dami ka sa mata, oh. Pigit ka muna. Pigit. Huh? Sige, pigit ka muna. Tatanggalin ko. Subo. Sorry. Oh, saan niya? Bro naman, oh. Kikiss ko na sana si Missy eh. Good night kiss ko, diba? Oh, pero anyway. Here she is. Specially delivered just for you. Thank you. Salamat. Oh, on time pa ako. Oo nga. Okay. Oh, paano na yan? Brother, gotta go. Missy, pag-isipan mo yung proposal ko. At ano naman yung proposal ni Boy Panga? Boy Panga talaga? Oo. Ikaw asto na kung makapanglait ka gabi-gabi. Ano nga yung proposal? Bakit gusto mo malaman? Bakit masama ba magtanong? Pag si Dean may tanong, eh, sasagutin mo agad. Pag ako, housemate mo, kailan pang tanongin ulit? Aston, nagsiselos ka ba? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangong ngiti, ako'y nahuhumaling. Gia, ba't ko magsiselos? Kung hindi ka nagsiselos, bakit malaki yung butas ng ilong mo? Ba? Alam mo, nagtatanong ako ng matino. Pwede ba sagutin mo ako ng matino? Kerry! Inoffer lang niya ako ng sideline. Bale, hindi daw regular, pero mataas yung sweldo. Gusto lang niya kasing tulungan ko siya dun sa pag-organize ng mga events niya. Ah! Kala ko kung anong proposal. Naman eh. Kung yung proposal na iniisip mo, eh yung giligawan niya ako, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo ako magugustuhan ni Dean. Hindi ako yung type nun. Hello? Hindi ka naman pangit, ah. Front view, okay naman. Side view, mas maganda yung back view. Hindi, pwede pagtsagaan. Pwede, maganda. Grabe ka sa akin, ah. Oo. Pero, kung ikaw si Dean, niligawan mo ba ako? Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap ko ikaw. Hindi naman ako si Dean, eh. Hindi ko masasagot yun. Pupulang labi at matingkad mong ngiti. Oh, ano yun? Oh, ako ngayon ang dami kasapusin. Oh, sige, okay lang yan. Kumusta yung mga drinks natin? Walang kulang. Bro! Uy, bro! Oh, kusta? Okay naman, kamusta lakad yun? Okay lang. Nagkasundo ba si Isay at si Tita Lolita? Hindi ko alam. Pinagtripan na naman si ni Mama. Pero at least si Isay mabait. Hindi na siya pumatol. Eh, yung proposal mo, ano sabi? Pag-iisipan daw niya eh. Kailangan niya muna magpaalam kay Boy Asim. Boy Asim? Si Boy Aston.
Sabi daw niya, kailangan niya muna i-assure si Aston na hindi niya pababayaan yung isawan niya. Sige. Kaya, sa bagay, hindi naman niya pwedeng basta-basta ang iiwan yun. Kaya kailangan, kaman yung paraan yun. So, mag-alala, bro. Wala pa naman kung sa sana, umayag tong si Boy Asim. Oo. Di ba? Oo, huwag ka mag-alala. At yung Missy naman, papayag yun. Kuha ko na nga, bait pa. Plus the charm, di ba? Sige, sige. Kung minsan lang eh, nukno ka ng yabang. Kasama na yun. Loko, ano, drinks ba tayo dito? Mahingan ng drinks. Mahingan dyan. Uy. Naguguluhan ka pa rin? Sa proposal ni Dean? Hanggang ngayon? Di ah. Nag-iisip-isip lang ako. Natuwa lang ako kasi sa kabila ng lahat na nangyari sa akin, kahit na nagkanda patong-patong yung kamalasan ko, swerte pa rin ako eh. Kasi, andiyan kayo. Pinapaligiran ninyo ako, pinapalakas ninyo yung loob ko. Kaya salamat, Aston, ha. Pinatira mo ako dito sa compound mo. Tsaka, tinato ninyo ako na parang pamilya. Alam mo, laki-laking blessing niyo talaga sa akin. Isay, Isay. Daling araw na, nag-emote-emote ka pa. Ah, siya nga pala. Sige, may bago akong rule. Rule na naman? Teka muna, easy lang. Oh, rule number 11, no secrets. No secrets? Hmm. Kerry! Kerry? No okay. Secrets, rule number 11. Okay. Ano kaya gawin ko dyan? Pinky swear. Ano yung pinky swear? Turo sa akin ito ni Sasa. Oh. Oh, akin yung pinky mo. Oh, tapos? Ididikit mo. Yan! Ah. Para pag may nag-promise sa atin, tutuparin niya talaga. Daming arte. O yan, no secrets, ha? So, gagawin natin, dapat mag-uusap tayo ng madalas. Walang sikreto para, alam mo yun, hindi na tayo nag-aaway, wala tayong tinatago sa loob. Kasi, kung may gusto ko sabihin, sabihin mo agad. Ako rin ganun, sasabihin ko agad. Para walang tampuhan, kasi malas yun sa business. Saka... Sabi ng nanay ko, kapag meron kang pangarap o kaya meron kong gusto sabihin dun sa taong mahal mo, sulat mo lang doon sa pinggan. Tapos? Tapos, kunwari, tungkol sa pag-ibig, edi forever kayo makisama ng masaya. Salamat sa bagong simula, sa bagong alaala. Time to move forward. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Bus, huwag naman tayong nasulat dahil sa bangko. Elvis, may pupuntahan na ako. Samahan mo ko. May isang bagay na dapat ginawa ko na dati pa. Sobrang excited na ang Tita Sofia ninyo sa concert na gagawin yung dalawa for her 20th anniversary. Ikaw may bahala sa'yo. Expect the worst. Okay. Hindi talaga ako nagsusuot nito mga makukulay na to. Hindi bagay sa akin. Bibigay ko na lang to kay Nakimpoy. Ay, hindi! Huwag no!
Parang may sunog ah. Naku, sawa ko, ano yung susunog?